Magandang araw. Bawal ba ang hazing? Andrin's law, yung anti-hazing law. Sabi ng batas, meron ba tayong government agency or government group na naka-assign? Ang pinagbawal is only the infliction of physical pero injury. Pero makikita natin na talagang kung meron lang tayong batas, bakit ngayon ay tuloy-tuloy? Mm-hmm. Oh, yeah, usapan natin itong may kinalaman tungkol sa martial law. Oh, yes. Mm-hmm. Yan. Naku, sikat na sikat to ngayon dahil, di ba, Magandang araw po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. Saan man ho kayo naroon, samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating palatuntunan. Mm-hmm. Ayan, kaya saan man panig po kayo ng mundo, naroroon, nako, stay tuned lang po kayo. At samahan nyo kami ng aking partner na si Sunny Casulia Perico. At syempre po ako, si Mavel Arrive, dito sa ating palatuntunan, Legal Minds. At syempre, ngayon naman ay yung ating kasama, ha, kasama dito sa ating palatuntunan, pakilala natin. Wala pa rin kasing pogi na lagi nating kasama. Yes, correct, si Attorney Mark Tolentino. Ay, hello po. Good day po. Good day po. Yes, mga followers po natin sa Facebook, sa DCR8, sa YouTube, at mga kababayan po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, mga OFWs, good day, good afternoon, good evening. Ito po yung kaibigan ninyo, si Attorney Mark Tolentino. Okay, Beno, partner, simula na tayo. No? Dahil napakahalaga nito, nung nakarang episode natin, pinag-usapan natin yung tungkol sa martial law. Pero ito, medyo hawig at malapit-lapit. Ano? Kaya nga lamang, iba medyo nagkakalituhan pa nga yan eh. Medyo nagkalituhan. So ngayon, yung kalituhan na yan, liliwanagin natin ngayon, araw na ito. Nakasama natin si Attorney Mark Tolentino. No? At so, ito na nga, ano ba partner? Huwag mo nang patagalin. Ang tanong natin ngayon kay Attorney, ito po. Siyempre, ang topic muna natin tungkol sa emergency powers. Emergency powers na yan. So, ito bang emergency powers? At saka yung dati, dadagdag ko lang itong tanong na ito, na tungkol sa martial law, may pagkakahawig. Yes, very absolutely. Iba yon. Kasi when you say martial law, that is the military power of the president. Eh, ang emergency power? So, when you say military power of the president, yung presidente ang mag-declare ng martial law. Hindi niya kailangan ng authority ng Congress. Ang power ng Congress is just to revoke the declaration of martial law. But from the declaration of martial law, hindi niya kailangan ng consent ng Congress. Ang kailangan lang niya ng consent ng Congress to extend the declaration of martial law, and also to maintain, to retain yung pag-declare ng martial law. But from the very start, hindi niya kailangan ng tinatawag na authority ng Congress. Kasi, ang emergency power. Kasi ang military, itong martial law is military power. Itong emergency power naman, iba to. We are talking here of an economic, minsan war. May connection to eh. Kasi sabi ng batas, in case of war and other national emergency. But ang power ng ating presidente, hindi niya ma-exercise without the authority coming from Congress. Sabi ng batas, ha, very specific yung provision ng ating saligang batas. Ano sinasabi? In case of war, so may gulo, may war, or other national emergency. Other, may word other. So, any national emergency. Pwedeng ang traffic, mainit, climate change. So, just emergency. Kasi, ang word na ginamit ng batas is hindi lang war. Other. So, sabihin, marami yan. Marami yan. Other national emergencies. So, pwedeng climate change, pwedeng traffic, pwedeng poverty, pwedeng itong drugs. Just national emergency. Parang ganun. Okay, sabi ng batas, ha? The Congress. Ang Congress may authorize the president to authorize the president for a limited period of time, so hindi tayo dapat matakot, di ba? Nagdebate siya sa Congress nito about sa emergency power ng president about sa traffic. Hindi naman sabi pa ng isang yung mga liberal party, baka daw may authoritarianism na yung traffic natin, baka may diktador sa traffic kung daw natin. Kasi niya alam, kung masahin niya yung saligang batas, hindi naman, there's no such thing as authoritarianism dito eh. There's no such thing as dictatorship sa emergency power. Kasi very clear ang batas. The Congress may, for a limited period of time, may word na limited period of time, and also, it should be by law. So, kailangan may batas. Pero, attorney, ang bibigyan lang ng emergency power is yung presidente. Yes, sabi ng batas, ha?
the Congress may authorize the President of the Republic of the Philippines for a certain period of time, but the authority should be by law to exercise powers necessary and proper to carry out the declared national policy. So, tanong dito, kailangan i-specify ng ating Congress